Esports. It's the grand finals. Rob Teasy, game number one. And natin from Bren Esports. Pero ito kasi yan eh. Hindi pwedeng ibigay natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isang malaking bakbakan. Si Kate papasok dito. Si Fina babawasan na. Pero Bren Esports will malaban pa. That's gonna be a kill for Backshot. Flap TZ dun sa likod. Si Rebo as well. Maybe yung target nila dito. Black Dragon Form. Ito na si D. That's gonna be kill for Rebo. Dalawa na wala sa Burmese Ghouls. Isa lang para sa Bren Esports. Flap TZ lumalaban pa. Ginagamit ang Shield Unity para makatakas. Pero andun na nga ang Burmese Ghouls. As far TZ and Bren Esports, pinufocus nila yung pagong. Sino makakuha dito? Saan makakuha ng Bren? Retribution secured by Carl TZ. Got the Fatal Links. Ang ginamit na nga ni Lusty dito ay si Carl TZ nakaka-free hit. Pero masaya na dyan ang Bren Esports. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the Circling Eagle dito ni Q going on to Dragon ka ba? Pero yung dragon na pop niya rito at hindi pa enough yung damage yung mga tropa natin sa main as Carl TZ on to the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade. 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari. Pero Bren Esports ang lalaban. Lusty ginamit yung second skill. Nahuli doon si D. So, 1-for-1 trade. Oo. Ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Coral TC, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap TC once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese Ghoul. And Kid barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palagpalag ang Burmese Ghoul. D with the Black Dragon Form, Carl TZ, laki na bawa sa kanya, pero si D ang mag-fatal links. Few umiikot with the stun onto D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong? Good stun and good response para sa Burmese Ghouls, pero ang Bren Esports na si Few lang. Ito like 2 or 3 members coming from the Burmese Ghoul squad and a good blazing duet. Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon is gonna be Lusty. Pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa Bren. Bren Esports, nagsa-zone out lang. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad yung nangyari kanina kay Lusty, we're in the ejector sa doon. But now, the Imperial Justice ang ginamit dito. Pero lumalaban ng Bren Esports sa shutdown para kay Carl TZ. Si Carl TZ buhay pa rin. Tingnan mo, the Wonder Kid! Inahabol dito si Maybe. Mapipitas mo siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. As yung unang lord ng laro natin, tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Ghouls. Ito na ang dragon. Bren Esports, susubukan nila kunin yung lord. Nire-reset pa, pero si Maybe na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Pini-free hit nga lang siya ni Carl TZ. And yung blazing duet, ace double kill para kay Carl TZ. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the TZ brothers. Yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Ghoul. And let alone, sinubukan pa nga nila talagang steal the on-spread. And comes for you. Yon talaga yon, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, look at Flap TZ. Sila, same battle. Tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Sisit ka ba? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung Bren Esports naman. Muti ka na nga nabasag yung tore nyo. Si Maybe papasok. Oh, asin mo naman. Asin mo naman, Maybe. Pero sure kill yun para sa Bren Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. 5,000. The map control is all about Bren Esports and Carl TZ getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Oh, ito na si D. Papasok na yung hipon ng Burmese Ghouls, pero saan lilipad yan? At Bren Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl TZ. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Truncheon committed by Rebo. D is gonna be next and Bren Esports Pilipinas lumalaban dito sa game number 1 as dalawa ang nawala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng Bren. Meron tayong Claude, as Bren Esports lumalapit dito, mukhang may bakbakan. Si Flat TZ ang mahuhuli. Si D na sa zone out, pero ito na yung Bren, walang takot. D naka Black Dragon Form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa Bren Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Ghouls, as Bren Esports lumalaban pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Rebo, mega kill para kay Carl TZ, at tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. Check, dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. It was Lusty all over again. Double Fatal Link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing to wet as well. Gliding wind para kay Carl TZ. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for Few. Ang daming skills na pinapataw. Pero si Ruby DD ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops si Immortality. Nahuli si Ruby DD. At dalawa na lang ang nawala dun sa Burmese Ghouls. Pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Ghouls. At tingnan mo naman ang Bren Esports na shutout si Carl TZ. Pero meron naman tayong Flap TZ. Si Ace binato ata doon. And Maybe is
gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa Bren Esports. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila taposin si Ace at maybe na lang dumidepensa. Pero tignan mo naman dito si Rebo. Tignan mo naman si maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan at game number one. Kumbaga, mas ano eh, in terms of damage, even andito si Rebo, nandito rin si Few, all the damage talaga. Pero ito, kaya na sabi mo kanina, Oh! Di pa level for si Maybe, kaya nasipa siya ni Lasty. And first blood, namok na, malaki ang medyo lumalaki dito, ang lead ng Bren Esports. And again, I agree with you, Rob, na sinabi mo kanina, Bren ay isa sa mga teams na pag ano, may momentum sila, grabe. Ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ nag-charge up ng damage, maybe nag-zone out. Meron na yung ano ha, meron na yung Fatal Links ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lasty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby double D ang nahuli and he goes down. 3 kills para sa Bren Esports. Maybe ba nga? Double kill para kay Rebo. Si D nag-dragon form. Pero hipon pa yung dragon niya. Lumilipad pero walang magawa. Hindi ka na nga maabisal arrow dito ni Ace. At si Few lumalaban. Si Ace yung aso. Boom! Sa pool, sa muka. Members ng Bren Esports while Lusty is just zoning out the members of Burmese Ghoul. So ngayon, tingnan mo na. Ganda ng Lusty. Ganda ng Lusty. Okay, makombo ka. Kahit ano, burst down. Ano, wala. Wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na nga, wombo-combo sila. Double kill dito para kay Carl TZ. And a kill for Flap TZ. Pare, ano yun? Kombohan nyo kami. Ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya pakatakas dito. Makakatakas siya. Pero Bren Esports, minamama nila. Wala nang labasan doon yung Roger. And from there, at yung pana, tumama doon kay Ruby DD. Bawas na naman ng isang miyembro dito, ang Burmese School. They see me rolling. They hating. Nawawala na dito ang Burmese Ghouls. Double kill kay Carl TZ! Ganun lang! Simple lang! Binasic lang! Carl! Baka Carl TZ yan! Si King! Ang Burmese Ghouls, si Carl TZ. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo-combo ng Burmese Ghouls dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga si D papasok. Ano ginawa-gawa ng dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa ka nga! 7-0-5 godlike for Carl TZ! Wombo combo, san na nga Burmese Ghouls? Bren Esports, look at the lead, 25k dominating, grand finals na nga to Burmese Ghouls. Pero Bren Esports looks like sila yung may puso ng kampiyon sa grand finals. Mukhang kasi kung hindi mag-ingat dito ang Bren, baka next thing you know, makambakan pa ata ng Burmese Ghouls. Pero yung Burmese Ghouls, masyado malayo sa base. Mahuhuli ata dito ng Bren Esports. There's gonna be the knockout Ruby DD. And look at the feather, the airstrikes. Kakasabi mo lang, Kuya Rob. Sobrang sakit dito ni Rebo. And they use the Mountain Shocker to deal a little bit more damage. And si Lasty naka-pick off doon sa top lane. Si Maybe, susubukan niya pasukan dito. Hindi siya makakahuli with the Fatal Links. Si Ruby DD na bawasan na masastun dito si Maybe. And Maybe, Bren Esports nga ito. As the tower in the middle lane goes down. At dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Ghouls, for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipad na naman dito yung hipon, pero hindi makakanakap dito. Tingnan mo si Carl TZ, free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill para kay Few. And the dominance na pinapakita ng Bren Esports, mga kapwa kong Pilipino. Mukhang sila nga. Silang magawa. Pero yun, tignan mo yun. Nag-shuriken yun si Maybe. Baka Maybe, mahuli. Pero wala siyang nakuha. Pero eto na nga, Kuya Reptar, una pang nawala. Wala, doon si Bale, pero habol na ngayon dito ang mga members ng Burmese Ghouls as Carl TZ, konti yung kanyang buhay, napilit ni Ruby DD. Si Rebo! Pero si Rebo at si Lusty, nandito pa rin naman yung sipa doon, Kuya Reptar, sumao sa pala at tumama. Double kill para kay Rebo, 7-0-9, the veteran, the many times champion, Mr. Most Decorated. Doing it for Bren Esports Legendary! Para kay Rebo! This is wipe out! Susubukan ni Kid! Dumipensa! But the wave, si Few, nakatama pa nga ng flame shot! Pinasipa sa balikan!